Magandang gabi po sa mga kikinig ng inyong channel, Ma'am Marie. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Leslie. Ang kwento ko pong isi-share sa inyo ngayon ay nangyari nung intern pa lang ako. I was assigned back then sa isang ISP company na malapit lang sa Manila Post Office. Medyo luma na yung building at madilim na rin sa loob ng mga elevators. Ang setup kasi, Ma'am Marie, yung 5th at 9th floors ay nirentahan ng company namin. Nakabase ako nun sa 9th floor. Isang araw, may kailangan akong kunin sa 5th floor, so sumakay ako ng elevator. Mag-isa lang ako sa loob ng elevator at medyo madilim yung ilaw. Pinush ko na yung 5th button. So habang nag-iintay ako, pinabasa ko yung dala ko. Then biglang nag-stop yung elevator. So akala ko, Ma'am Marie, 5th floor na yon. Pero nagulat ako nung nakita kong napakadilim sa loob ng floor na yon. Siguro 12th floor o 14th floor ako napunta. Abandoned na yung floor at mukhang napakadumi at napakadilim. Hindi naman aakyat yung elevator kung walang pumindot nung 12th floor o 14th floor. Pero walang nag-o-office doon at abandoned na yung floor na yon. Bakit tumigil yung elevator doon? Then pinindot ko na agad yung close kasi nga natakot na ako mag-isa doon. Mga isang minuto din ako doon, Ma'am Marie, na stuck sa floor na yon. Well, nakabukas lang yung elevator. I don't know what to do. Kaya nung sumara na siya, hindi ko na alam kung anong floor ang napindot ko. Then sa 3rd floor na pala ako nakalabas. Wala ding tao sa floor na yon, kaya nag-stairs na ako. Then lumabas na lang ako ng building. First time ko na-experience yon, Ma'am Marie. Para talagang sa horror movie. Pero totoo talaga nangyari yon sa akin. Simula nun, hindi na ako sumasakay ng elevator mag-isa. Kung wala talaga akong makakasama, sa stairs na lang ako dumadaan. May narinig akong nakakatakot na story sa previous company ko. Hindi ito nangyari sa akin, kundi nangyari ito sa previous colleague ko. Yung building na dati kong pinagtrabahuhan ay may 7 palapag at isang company nagre-rent doon. Somewhere in Mandaluyong yun eh. So isang gabi, ang last person na paalis noon ay yung accountant. Routine noon na once na natapos na yung accountant sa kanyang ginagawa, tatawagan niya yung building caretaker na itago natin sa pangalang Mang Tony. So ang purpose noon is para ma-assist niya yung accountant and make sure na everything is okay. So para ma-check na rin ni Mang Tony yung building bago sila umuwi. So ito na nga, paalis na sila. Syempre sasakay sila ng elevator. Tapos tumigil naman yung elevator dun sa 3rd floor. Medyo matagal yung pagkakatigil ng elevator sa floor na yon, although wala namang tao. Para bang may pumipindot ng elevator kaya hindi siya nagsasara, pero wala namang ibang pumipindot. Pagkatapos bigla ba namang umimik si Mang Tony na, "Sige, sabay ka na." Pagkatapos na pagkatapos imikin ni Mang Tony yung mga salitang yon, biglang sumara yung elevator. Walang nag-imikan dun sa dalawa habang bumababa yung elevator. Nung na-reach na nila yung ground floor, dali-dali silang lumabas. Magandang gabi po sa mga tagapakinig ng inyong channel. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Nina. Ang kwento ko pong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari sa lumang building kung saan ako nagwo-work. Maganda naman po yung view ng building kasi po nakabase kami sa 46th floor. Kaya lang po medyo may kilabot po dun sa building. Kilabot kasi merong isang floor kaming kinatatakutan. Yung pong floor na yun ay yung 31st floor. Wala pong nag-o-occupy ng floor na yon kaya madilim at malikabok. May mga kwento-kwento sa workplace namin na tumitigil daw yung elevator sa 31st floor kahit wala namang pumipindot ng buton ng 31st floor. So tuwing uuwi ako at mag-isa lang ako sa elevator, lagi ako nagdadasal at lagi ako nakatingin sa floor indicator. Once na lumagpas na siya ng 31st floor, saka pag umiginhawa ang pakiramdam ko. Isang araw, sumakay ako ng elevator kasama yung mga friends ko na sina Tim at RR. Yung dalawang kaibigan kong yon, parehong may sixth sense. Nagkukwentuhan lang kami sa loob ng elevator.
Tumigil sa 48th floor yung lift kasi may pumasok na guy. Since may iba na nga kaming kasama, nag-tone down muna kami sa pakipagdaldalan. Tumigil yung elevator sa 31st floor. Tingnan ko yung mga kaibigan kong may third eye, pero wala naman silang imik. Dahil may naririnig na akong rumors na may sumasabay daw na multo sa elevator, nagsalita na ako. Sige, sabay ka na. Wala naman talaga ako nakikita, Ma'am Marie. Pero pagkatapos kong sabihin ang mga salitang yon, nagsara finally yung elevator. Tahimik pa rin kaming lahat hanggang binasag ng lalaki galing sa 48th floor ang katahimikan. Ang sabi niya, ayaw pa niyang sumabay. Tumawa siya pagkatapos kaya tingin ko nagjo-joke lang siya. Siguro gusto lang niya talaga mabasag yung katahimikan namin. Pero may sinabi yung kaibigan ko si RR. Ay, nakita mo din? Namutla na lang yung lalaki na galing sa 48th floor. Natahimik na lang siya. Lahat kami ay walang imik hanggang marating namin ang ground floor. Pagkalabas namin ng elevator, tinanong namin si RR kung anong nakita niya. Ang sabi niya, may babaeng multo daw na nakasuot ng office attire. Hindi naman daw siya mukhang masama at maayos naman siyang tingnan. Sasakay na sana yung multo kanina. Kaso nung nakita niya yung lalaki galing sa 48th floor, hindi na siya sumakay. Siguro kilala nung multo yung lalaki sa 48th floor. Hindi ko po ito story, Ma'am Marie. Nangyari ito sa office ng sister ko sa Banawe. Meron silang bagong messenger. Sa pagmamadali nitong pumasok ng maga, ay sumakay siya ng elevator kahit second floor lang yung office ng sister ko. Na-late pag-punch yung messenger. So sinitay ng sister ko kung bakit siya na-late. Kwento ng messenger nila, may nakasabay daw siya na babae sa elevator na nakaputi at hindi tumikil sa second floor yung elevator. Bagkos dumiretso daw ito sa fourth floor at dun daw bumaba yung babae. Saka lang daw siya nakababa ng second floor. Natawa na lang yung sister ko. Sabi niya, bago ka kasi kaya ka napaglaruan ng white lady. Walang tao o opisina sa fourth floor. Isang araw, sumakay kami ng kaibigan ko sa isang elevator pababa galing sa condo unit ko. May nakasabay kaming couple na nakatungo at hindi man lang makatingin sa amin ang diretsyo. Nagtaka ako kasi kilala ko yung couple at kahit papano nag-hello naman sila sa akin kapag nakakasabay ko sila sa elevator. Anyway, hindi ko na lang pinasin kasi baka may LQ yung dalawa. Nung lumabas kami ng elevator, napalingon ulit ako dun sa couple. Ang weird lang kasi basa yung sahig na tinutungtungan nila e sobrang init ng mga oras na yon. Eventually, nabalitaan ko na yung couple na nakasabay ko sa elevator ay namatay 3 days before yung huling beses ko silang nakita. Pareho silang nalunod during their outing sa beach. Shoutout po sa mga subscribers at mga nanonood. Marlon Abuyo TV, Pulan, Iman Supremo Vlogs, Music Party, Siklistang Kalbo, Sacred Sound. Nagpapasalamat din po ako sa Pina-Exchange Forum sa pag-share po nila na kanilang horror stories. Credits din po kina Wireless, Janina, KG21. Kung gusto niyo pong magpadala ng mga nakakatakot na stories, either fiction po o kaya naman po ay based po sa totoo niyo pong experience, pwede niyo pong ipadala sa thstagaloghorrorstories@gmail.com. Maraming salamat po sa pakikinig!